revelasyon, revelation ng Panginoong Jesus para sa atin. Kung dadako tayo sa Revelation 22 verse 10 to 14, apat na verse, Revelation, sa bandang huli na ito, huli na ng Bible, ito ay Revelation na witness ni John the Beloved. Ito ang revelation ng Panginoon Jesucristo na binigyan ng Panginoon Diyos. Lagi natin tandaan na pag sinabi natin ng Diyos, ay isa sila ng Panginoon Jesucristo. Amen. John 10:30, the Father and I are one. Amen? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga, pinakamaganda na matuto tayo sa salita ng Diyos. Ito ang buhay natin eh. Ito ang lakas. Ito ang wisdom natin. Basahin ko sa Revelation 22:7. And he said to me, do not seal up the words of the prophecy of this book, for the time is near. The time is near. Sinasabi, the time is near. Maraming nga, ano na ngayon, maraming pangitain. Tsunami, lindol, lahat na, pagpatay ng nonsense. Wala ka lang pupuntahan na ang kailangan mo lang para safety, protection, ay ang Diyos. Manalangin ka, pag-uwi, pag-alis, nasa bahay ka, sa trabaho, lahat ng lugar, manalangin ka. Kasi walang siguridad tayo. Amen? Only through Jesus Christ. Malayo ka man, ipanalangin mo yung anak mo. Kahit magkakalayo kayo ng bahay, ipanalangin mo ang mahal mo sa buhay. May isang ina, may isang kapatid, may isang ama na nananalangin, maliligtas ang mga anak natin kahit anong layo pa. Kahit sa dulo pa ng mundo sila. Pag nanalangin ka, ang panalangin mo, parang psh, ganun agad. Katatapos mo lang manalangin, psh, ando na. Yeah. Because God is a almighty God. Amen? Let the evildoer still do evil. And the filthy still be filthy. And the righteous still do right. And the holy will be holy. Why? Because for the time is near. Hindi na tayo dapat na magbalisa, mag-abala kung saan-saan, kung ano, pera, kung ano-ano pa. Sapat na yung kumain tayo, may tirahan tayo, may ipong kang konti. Sapat na yun. Kasi the time is near, sinasabi Revelation 22 verse 10. For the time is near. Sa verse 12, see, ito ang Panginoong Jesus nagsasalita. See, I am coming soon. The time is near. See, I am coming soon. Sabi ng Panginoong Jesus, my reward is with me to repay according to everyone's work. I am the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. Ano yung Alpha and Omega? The first and the last. Siya ang first kasi siya ang lumikha ng lahat. Siya ang end and the last. Siya rin ang tatapos sa lahat. Ang maliligtas, nasa puso niya, nasa piling niya. Ang hindi maliligtas, paparusahan niya kasama na ni Satanas sa Lake of Fire. Kaya sinabi, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Verse 14. Ito, blessed are those who wash the robes. Ito ang Bible study niyo. Pagpapalain o pinagpala ang mga taong naghuhugas ng kanilang kasuotan. Ano yung kasuotan natin? Hindi damit. Yung pagkatao natin na tayo ay nagbabago. We must be a new creation in Jesus Christ. Kinakailangan, habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, lumalago tayo ng lumalago. At habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ang faith natin ay lumalakas ng lumalakas. Bakit? Ito lamang ang protection natin at sanggalang sa kalaban. Kasi ang kalaban ay gumagala pa rin at nag-susul-sul pa rin sa mga tao para ma-destroy. Hindi pa time ngayon para ang kalaban ay ikulong na permanent ng Panginoon Diyos. Amen? Ito ay time of testing para sa ating mga tao. Manampalataya ka, lumapit ka sa totoong Diyos, alamin mo kung sino ang totoong Diyos, at umalis ka sa mga idols, Diyos-Diyosan, na makakasira sa buhay mo. Ang end mo ay destruction. Amen? Blessed are those who wash their robes, so they will have the right to the tree of life
and may enter the city by the gates. Ito ang kaharian ng Diyos. Galit sa Diyos. Amen? Diyosan. Hallelujah. Kung tayo ay magiging bagong nilalang sa Panginoong Jesucristo, lalago tayo, ipamumuhay natin ang kanyang salita, ay meron tayong karapatan sa puno ng buhay at makakapasok tayo sa kanyang kaharian. Amen? Ang ganda nito revelation sa atin. Outside, ito ang hindi maliligtas sa second coming of Jesus Christ. Outside are the dogs. Diba? Sakit. Yung hindi naniwala kay Jesus ang tawag the dogs. And the sorcerers, yung mga may mga mahilig sa kapangyarihan. Kulam. Na kukulam, manggagaway, lahat na manggagancho, lahat na ng mag. Maluloko, maninira, mamamatay, lahat na. Ito yon. And fornicators, ano yung fornicators? Wala ka sa lugar. Ang kinakailangan, ang pamilya mo lang. Outside, wala ka sa lugar. Amen? Hindi, yung hindi nagsasama na hindi nakinasal. Kaya nga, fornicators, wala ka sa lugar. Wala ka sa tama. Amen? And murderers. Amen daw, sabi ni John. Yung murderers, yung mga, ito, kamukha ito nangyari na pumapatay ng mga bata ng walang pangundangan. Amen? And idolaters. Itong idolaters ay naniniwala na sila ay pakikinya ng Diyos kung ipaparapa nila itong mga rebultong ito. Oh, no. Ipapasya nila, may santong malalaki, may santong maliliit. Ang hinahanap nila ay bagyo na naman, tsunami, kung ano-anong kalamidad. Bakit? My people are being perished and destroyed because of lack of knowledge, because of ignorance. Ignorante sabi ng Diyos. Kaya kayo nasisira, kaya kayo naglalaho. Dahil pinaniniwalaan nyo, sinasabi ng iba, hindi nyo binabasa ang aking salita, ang banal na aklat. Basta naniniwala na lang kayo, ito ang sabi ng lola ko, ito ang sabi ng lolo ko, ito ang kinagis na ng nanay ko, ito ang kinagis na ng tatay ko, mamamatay na ako dito. Talagang mamamatay ka dyan. Pag hindi mo inalam ang katotohanan, mamamatay ka sa maling alam mo. Amen? So, idolaters and everyone who loves and practice falsehood. Yung mga mali na ipinapractice. Mga kasinungaling. Yung mga kasinungalingan, minamahal nila yung mga mali. Or liars. Falsehood. Lahat. Ipinamumuhay mo ang kamalian sa buhay mo. Hindi ang katotohanan. Sino ang katotohanan? Si Jesus lang ang katotohanan. Ang kanyang salita. Amen? Kaya nga, maganda yung Bible study nyo. Tamang-tama dito sa mensaheng inano sa akin ng Holy Spirit. Dahil hindi naman tayo, ang Holy Spirit ang naghahayag nito, ginagamit lang tayo. Na kinakailangan ay maghanda tayo. Wash your robes. Linisin natin ang ating sarili. Anong kailangan? Manalangin, manalangin, manalangin. Gawin natin gamot. Pag binigyan ka ng gamot ng doktor, sabi ng doktor, 3 times a day, inumin mo. Ito naman salita ng Diyos, inumin mo ng inumin anytime na ikaw ay feeling ano, the devil is coming. Kahit wala pa, magreserba ka na, manalangin ka na para the devil will flee from you. Hindi kayang lapitan ng Diablo ang ipinanalangin mong mahal mo sa buhay kahit anong layo. Bakit? Parang mayroong sanggaram ang kapangyarihan ng Diyos na hindi makapenetrate ang Diablo. Nagtataka siya. May isang ina, may isang kapatid na nagmamahal na nananalangin lagi sa kanyang mga mahal sa buhay. Amen? Kaya mahirap ang ignorante. Mahirap ang walang alam sa salita ng Diyos. Ano sabi ng Biblia? Naglalaho, nadidestroy, namamatay. Amen?